Kasi nandyan na po sa linya si Congresswoman Sol Aragones. Dati nating kapamilya po ito at ngayon ay mambabatas na kumakatawan sa pangatlong distrito ng Laguna. Congresswoman, magandang gabi po sa inyo. Hello, ma'am. Hi, magandang gabi Alvin at magandang gabi rin Doris. Yes, ma'am. Opo, ay kayo ho ba'y nagulat din sa naging pasya ng NTC? E malinaw pa sa sikat ng araw ang pangako ng NTC na magbibigay sila ng provisional permit. Doris at Alvin, nagulat ako at nadismaya sa inalabas na ito ng NTC dahil ang inaasahan ko ngayong araw na ito, ilalabas nila yung provisional authority na ipinangako nila dahil andun ako sa hearing noong March 10. On record, nasa minutes ng meeting, ang sinabi nila na magbibigay ng provisional authority sa ABS-CBN. Pero taliwas ito sa lumabas ngayon dahil pinaasa lang pala tayo dahil wala namang ilalabas na provisional authority sa atin, sa ABS-CBN. So masakit itong nangyaring ito dahil all the while ito yung inasahan namin na lalabas, tapos ito pala, baliktad pala ang lalabas, hindi yung pagpapatuloy sa ere ng ABS-CBN kundi pagpapahinto. Ang sa amin lang, sana tinupad nyo kung ano yung pinangako nyo at pinag-usapan natin sa committee. Dahil ang House naman ay nagpadala ng sulat sa inyo, ang Senado ay nagpadala ng sulat sa inyo, bakit hindi nyo ito in-honor ngayon? At magugulat na lang kami kung saan sa panahon ng pandemya na kailangan ng ABS-CBN, dito nyo pa kami gugulatin. So masyadong masakit ito, Alvin at Doris, dahil kung ang Kongreso may kapangyarihan para magbigay ng prangkisa, ito pa ba ang hindi? At bakit hindi ito kinilala at hindi rin ginalang ng NTC? At lahat ang sus... Ay, bakit? Okay lang. Ang susunod na katanungan po ng lahat, Madam, ano ang susunod na kabanata? Yan ang talaga. Lahat tayo nagulat. Lahat binalikan yung mga naging pangako, lahat na naging statement ng NTC tungkol sa kaso ng ABS-CBN. So, ito na po. Nasa pagmumuka na po nating lahat. Ano po? So, ang tanong na lahat, ano ang susunod na hakbang? Anong mangyayari sa mga libu-libong empleyado? Tayo po ay makikipag-ugnayan sa kamera kung anong sunod na hakbang o ano ba yung plano nito. Mamaya po, matapos ang interview, ay tayo po ay magtatawag at alamin natin kung anong ang sunod na hakbang na gagawin dito. Kasi alam mo, Doris, ang masakit na masakit sa atin dito ay ito ay kwento ng 11,000 na empleyado ng ABS-CBN na naghintay sa araw na ito sa pag-asa na hindi matatapos ang Mayo na wala silang trabaho. Okay. So, okay, Madam, so kami po ay mag-aantabay, ang buong Pilipinas po ay mag-aantabay sa susunod na kabanata. Itong ating, ito po, Madam Sol, alam natin, ano, higit pa sa teleserye itong kinakaharap natin ngayon. Pero hihintay po tayo ng mga susunod na statement kung ano po ang dapat gawin ng ABS-CBN at mga empleyado nito. Napakita naman na po ano, na tayo po, kami po dito sa ABS-CBN ay sumunod sa CDO na ibinaba nila. Tama, Doris. Dahil gaya nga ng sinabi ni Sir Carlo, ginawa na ang lahat. At ito pa rin yung nangyari. Ano? Pasensya na, medyo emotional talaga ako dito sa... Yeah. Nangyaring ito, Alvin. Alam nyo, naintindihan natin si Sol, si Congresswoman, kasi ang dami po niyang kaibigan sa loob. Kasi galing siya dito. Galing siya dito. Galing siya dito. Diba, Sol? Oo naman, Alvin, Doris, alam mo yan. Mauunawaan ng tao kung bakit ganito yung pakiramdam ko. Yung ABS-CBN yung bumuhay sa akin. At sa pamilya ko sa loob ng 13 years. Hindi ko naman siguro maaabot yung naabot ko ngayon, hindi dahil sa ABS, pero hindi ko na to kwento ngayon. Kwento na to ng 11,000 ng mga empleyado ng mga dating kasamahan ko na umaasa na sa panahon ng pandemyang ito, makakasama pa rin ba sila dun sa mga taong mahihirapan kasi
baka bukas o bukas wala na nga silang hanap buhay. So, napakasakit ng pangyayari ito. Ang ABS, hindi tayo iniwan sa panahon ng laban, sa hirap at sa tagumpay. Ngayon pa ba na nahaharap yung bansa sa pinakamahirap na yugto ng buhay natin? Ay isasama pa ba itong mga empleyadong ito dagdag sa mga naghihirap? Kaya pasensya na ho, talagang hindi ko talaga mapigilan. Naku, Sol. Nung nalaman ko yan kanina. May naiyak na rin tuloy kami. Kaya nga. Alam mo, kasi we're putting up a brave face kasi kumpatig kami, iiyak. Ay di mga empleyado, iiyak na rin lahat. Alam mo yun? Oo. Diba? Siyempre, at ang lagi nating sinasabi ay kapit lang. Believe you me, Sol, matinding kapit ang ginagawa nating lahat ngayon. Alam ko naman yun. At tayo ay umaasa at sanay na tayo sa mga pagsubok sa buhay at kumakapit tayo na may mangyayari at may mangyayari dahil may mga taong patuloy na ipaglalaban ito at talagang dahil alam naman natin na maayos ang serbisyo ng ABS, 300 milyon ang naitulong, ang nakalap, 600,000 ng mga Pilipino ang natulungan sa panahon ng pandemyang ito. Kaya sama-sama tayo magdasal, hindi tayo pababayaan at kaya at kakayanin natin ito. Okay. Ano ang, bago ka namin pakawalan, ano ang gusto mong sabihin sa mga taga ABS-CBN na naging kaibigan mo na rin? Maybe some words of encouragement for them not to, you know, lose faith. And at the same time, sa lahat ng mga sumusuporta, at sa totoo lang, Sol, daan-daan na yung pumasok sa cellphone, hindi ko mapasalamatan lahat. Sa mga kasama ko sa ABS, gaya nung nasabi ko dun sa unang interview ko, doon na yata yung pinakamalungkot na yugto ng buhay ko at baka kayo din na magsara ang istasyon na bumuhay sa atin, tumupad sa pangarap ng ating mga anak, at nagbigay sa atin kahit papaano ng maayos na buhay. Alam niyo, wala namang kahit papaano yung konting naabot ko ay utang ko yun sa ABS-CBN at marahil kayo rin na pag-aaral niyo mga anak niyo dahil sa istasyon ito. Maraming umasa, maraming napasaya, maraming tinulungan ang ABS-CBN, pero gaya ng kwento ng buhay na alam natin, may saya at may lungkot, pero maniwala tayo na ang dulo at ang katapusan ng kwento ng ABS-CBN ay magiging maganda at masaya. Gigising tayo isang umaga na bukas na ulit ang istasyon natin at ipagpapatuloy natin ang pagsiservisyo sa bawat pamilyang Pilipino. Thank you, Sol. Maraming salamat. Thank you for the kind words of encouragement sa ating mga kapamilya.